guys. Paano nga ba magkabit ng machine rumbles? Unang-una guys, ito, hanapan nyo kung saan pwedeng ilagay. Ayan, hanapan nyo. Ito nilagay namin dyan kasi wala ng ibang mapwestuhan. Ayan kasi yung dito kasi, kwarto na yan. So hanggang dito na lang kami nag-ano, para pag nagbutas kami dun sa ilalim, dyan lulusot yung wire. Dyan. Yan ang unang-unang hanapan nyo ng pwesto guys. Ayan. Kasi dati ito dapat ito may ano eh, gear, yung gear siya. Kaso nagbago yung isip ng may-ari. Sabi niya, gearless na lang. Machine roomless ba? Ayan. Yan, hanapan nyo muna ng pwesto yan kung saan. Okay. Tapos yung dun sa baba guys, yan may butas, binutasan namin yan para daanan ng wire. Kailangan dun sa likuran niya, dito sa likuran niya, ayan o, nakita nyo yung traveling cable. Ayan dumaan, yan binutas namin yan, yan dumaan yung traveling cable. Okay. Yan ang unang hanapan nyo ng ano, yan ang control niya, hanapan nyo ng pwesto muna. Saka yung pagbutas nyo sa dyan sa lusutan, kailangan walang sagabal. Yan ang unahin nyo. At ang pinaka-importante guys, dapat yung karo niyo nandito sa taas. Kasi nga, pag nag-wiring kayo doon, sa motor niya, hindi kayo mahirapan. Sabihin na natin nandito, oh. Nandito yung mga ano yan. Gagamit na lang tayo ng maiksing ladder dyan para umakyat doon sa motor. Pag nag-wiring tayo sa motor, hindi na tayo mahirapan pag nag-wiring tayo doon. Okay? Kailangan yung nagtatrabaho ng mechanicals, sabihin nyo yung karo niya kailangan dito, naka-hop siya. Nandito siya sa last floor, hop, para may tungtungan kayo, paakyat dun sa motor pag nag-wiring kayo. Okay? Madali kasi dyan, madali na dun pag nandun, pag may ladder na at nandito yung karo niya, makakaakyat ka na dun, madali na. Ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo, yung bubutasan natin, papasok dun sa control yung wire. Okay? Yan. Tapos ayusin niyo yung traveling cable, yung magandang lagay. Ayan, mapapansin niyo guys. Manual muna natin pababa. Ayan guys, mapapansin niyo yung traveling cable. Yan, palusot dyan. Yan, gawin niyo yan. Napapansin nyo guys, ito may mga marking ako. Kasi yung binigay ng opisina, dalawa, magkaparesang sukat. Sa mga branded kasi, hindi yan nagbibigay ng dalawang sukat eh. Kasi, para malaman mo yung cable 1, cable 2. Ito, dalawang sukat. So, ang ginawa ko, minarkingan ko yan guys. Mapapansin nyo, may mga marking yan. Yung isang wire lang yan. Minarkingan ko yan. Para pag nag-wiring ako, hindi na ako mahirapan. Yung wiring dito guys, discardin nyo na yan. Eh, sa company namin, wala naman binibigay na ano, trunk cut. Ganito lang sila. Kaya ganyan din ang ginawa ko. Ayan guys, mapapansin nyo. Tinali ko siya rito para hindi magano. Tapos doon pa sa baba, nakatali siya. Ayan guys, nakatali din siya para hindi gumalaw. Ayan. Ito guys, ang pagtali dito guys, pagtali niyan,
kailangan sa kalahati ng pinto lang ng ano yan, floor guys. Alam mo, anim na pinto sa third floor or sa fourth floor, hanggang fourth floor kayo magtatali lang. Huwag na kayong magtali sa baba ng sobra kasi hihila. Baka mamaya bitin na pala yung ano, yung cable, traveling cable, ihilain ng karo niya. Kaya dapat titingnan niyo kung itatali niyo 'yan. Ayan guys, sa taas nakafix yung natin yung control. Ayan. Ayan, makakapunta yung nakafix. Dito hindi namin nagbubutas dito guys. Ayan, hindi namin nagbubutas. Kasi minsan may ari ng company, ayaw nilang magbutas. Kaya sa taas lang kami nagbubutas. Pinifix namin yan. Mapapansin niyo doon, may tornado doon guys. Ayan, may tornado guys. Nakapix yan. Matibay yan. Kaya yung gawin niyo, walang problema. Ayan guys. Ang ano nga niyan, ang project natin ngayon ay gearless. Machine roomless. Kaya mapapansin niyo, nasa labas yung control niya. Ayan, nasa labas yung control niya. Yan ang gagawin natin ngayon. Ito, pansin nyo yung sukat nya, 15 cm o 120 cm. Ayan, kita nyo, ganyan na lahat ng pinto, ilagay nyo na yan. Ayan yung karo natin. Yung karo. Andan yung motor natin. Yan ang assignment natin ngayon guys. Project natin ngayon. Machine roomless. MLR. Siya nga pala guys. Pag maglagay ka ng control, butasan mo na yung ilalim niya. Guys, nagulog tayo ng wire para sa LOV niya, saka sa safety ng door, hatch door, landing door. Ayan. Tapos ipapasok natin yan doon sa ilalim. Paakyat, papasok sa control. Ayan guys, naglagay tayo ng ladder para mag-wiring tayo sa motor. O wiring natin yung motor. Okay. Secure 360 volt. Yung brake niya 220. Kaya ang brake niya 220, ang motor niya 360. Yan, pag nag-input ka dun sa inverter, kailangan picturean mo yan para ilagay mo dun sa inverter sa parami, mga parameter niya. Yan, tanggalin natin yung cover muna.